sapato natin ganyan sa leather, yung fiber. Ayan. Tapos, baba natin. Nakikita niya mga tropa, yung fiber, fiber optic, ano. Tapos, baba natin to. Baba natin. Ayan, putol na siya, oh. Mga tropa. Merry Christmas mga katropa. Araw ng 24, Dispiras. Merry Christmas sa inyo. Ngayong gabi ay tuturo ko sa inyo ngayon ang kung paano mag-splice ng fiber optic standard. Tuturo ko sa inyo ngayon. Ngayong gabi, ito ang aking ipapakita sa inyo mga tools na aking ginagamit sa pag-install. Ito mga katropa. Ayan. Una meron tayong cleaver o clever pang ano pamutol ng fiber optic. Dito ang gamit ito ay siya ang pumuputol ng fiber optic. Meron din tayong optical power meter. Ito ang ginagamit naman namin ito. Para ma-read namin kung tatagos yung magandang read. Kailangan ang standard na reading niya ay at least mga 21 pababa. Ayun, negative 21 or something. Makikita niyo dyan yun, no? Negative 21, mga at least negative 21 yung ano reading niya pababa. Pag naging pag ano siya negative 23 pataas, medyo pangit ng reading niya. Meron tayong ano visual fault locator o sa kung tawagin namin ay light source. Ito naman yung ginagamit namin na ito naman ang ginagamit namin panghanap ng kable kung halimbawa anong port siya o kung saang box siya. Ito naman ang ginagamit namin. Fiber locator to o ano kung tawagin namin ito ay light source. Ilaw siya, sinasalpak sa AC connector para ma-recognize namin kung anong box siya, kung anong LCP o box, LCP nap. Ito ang panghanap namin. Ito naman ay fiber stripper o pambalat. Pambalat ng kable. Ito. Ito naman ay pambalat ng fiber. Meron ito yung ano isang klase siya na plies pero hindi namin ginagamit yun kasi delikado yun eh, minsan napuputol yung fiber, hindi siya accurate. Ito ginagamit namin pambalat tsaka guide na rin ng ano guide sa click lever ng pangputol. Ito, ano rin to, guide ng Fujikura. Ito, sinama ko na rin. Meron tayong susi ng mga box. May maraming klaseng ano, box na susi. Ito, nawala na nga yung iba. Susi ng box to, ng nap, LCP nap. Saka, alcohol. Ito naman ang lalagay ng alcohol. Ito naman, ah
AC connector. Ang brand nito kasi mayroong iba-ibang klaseng brand to. Ito ang brand nito ay FH2. Ito naman ay AC connector na FH1. Ito naman yung Fujikura na AC connector. Ayan mga katropa, andito yung mga tools na aming ginagamit para mag-splice. Ito, kung mapapansin nyo, meron kaming ginagamit ding tissue. Hindi siya tissue sa toilet na ginagamit ha. Pang fiber talaga to. Yan, tissue yan. Ito, sinama ko na rin F-clamp. Mamay, i-demo ko sa inyo paano rin gumawa o ilagay dito yung fiber optic cable. Ito, mamaya i-demo ko na rin sa inyo to. Sasama ko na rin sa inyo mamaya. Yun. Ito, dalawang guide. Ito, guide siya. Double purpose, pambalat na rin ng fiber. Yun, bago tayo magsimula, gusto ko lang bumati. Shoutout muna tayo mga katropa. Yun, unahin natin si Angelo Mercado. Shoutout sa iyo, Angelo Mercado. Si Justin Soriano. Nathaniel De Vera. At saka si Kuya X. Shoutout sa inyo mga katropa. Ngayon, umpisa na natin mga katropa. Ayan, alright. Umpisa natin. Ito yung fiber optic na cable. Tatanggalin natin yung messenger. Kapag nasa taas ka na ng poste, okay, nasa baba ka, tinatanggal talaga yung messenger na yan. Stripper muna tayo. Babalatan natin yung kable. Ayan. May guide dyan. Ito, pare ko. Ayan o. Yung guhit na yan. Gandito lang siya. Kita nyo mga katropa. Hanggang doon lang siya. Ito. May sukatan kasi yan mga katropa. Ayan. Wala kayong ibang gagawin kundi pipisilin nyo lang yan. Tapos, silahin nyo dahan-dahan. Ayan. Tapos, ang lalagay natin, ang usually ginagamit namin itong FH2. Ito ang gagamitin natin. Sa susunod na video natin, tuturo ko sa inyo yung mga brand ng AC connector. Ituturo kasi iba-iba yan. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-splice ng ng ibang AC connector. Ito katropa, lalagyan muna natin ito. Itong kulay orange na plastic na to, ilalagay natin siya. Ayan. Ang lagay niya pag ganito. Ayan. Pipisilin nyo ng konti. Ayan. Pipisilin nyo lang. Yan, isasara nyo to. Yan. Ilalock nyo siya. Yan, okay na siya. Tapos, ang guide na ilalaan natin, pambalat, ito gagamitin natin. Lulusot nyo yung pinaka kulay asul na ito dito sa dulo.
lusot nyo. Yan. Nakita nyo? Pipigayin nyo to ng ano, ng bahagya, saka nyo hihilahin ito. Pigayin ng konti, saka mo hihilahin. Ayan mga katropa, balat na siya. Ngayon, next step, kuha tayo ng alcohol, ng ano, ng tissue. Kuha tayo ng alcohol. Ayan, konti lang. Panlinis ng ano yan, ng fiber. Ayan na, kita nyo ba mga katropa? Ay. Yan po ang standard namin ginagawa sa fiber optic line. Tapos, pag na, ano niya, napunasan na ninyo ng tissue ng alcohol, naganyan ninyo, tignan niyo kung matibay yung inyong ano, ginawang pambalat. Yan ang standard niya. Pinipitik-pitik ng konti. Yun. Next step. Lalagay natin dito sa guide. Ayan. Ayan, kita niya mga katropa. May napansin kayo letter B, letter A. Itong letter A na ito. Ayan. Yung line na yan, ito. Ang AC connector na pang ginagamit dyan ay FH2. Ngayon, kapag ka Fujikura, pipihitin nyo lang ito. Pag Fujikura, kasi iba-ibang ano niya, sukat niyan eh. Ayan. Ayan, ang letter A na siya. B palaking kanina. Letter B. Ayan. Letter B. Pag ka Fujikura, letter A. Ayan. Iba-iba kasing ano yan eh. Iba-ibang tawag nito. Ang AC connector na guide niya. May sukat-sukat kasi yan. Ayan. Ilalapag natin yung fiber optic dito. Ayan. Tapos, sa fiber optic lever, pamputol siya dito. Ito, tinatanggal na ito, hindi na namin ano ito, tinatanggal na namin yan. Kasi ito na yung pinaka-gate niya eh. Ito na pinaka-gate niya. Papatong natin ganyan sa lever, yung fiber. Ayan. Tapos, baba natin. Nakikita niya mga tropa yung fiber optic ano. Tapos, baba natin to. Saka natin. Ayun, putol na siya oh. Mga tropa. Kita niyo yung fiber optic glass. Ito oh. Ayan, putol na siya, ayan o. Ayan, pagkatapos. Muna natin yung AC connector. Hihilahin yung kulay orange na ito. Hilahin nyo ng bahagya, ayan. Tapos, ilalapag natin tong kulay orange na yan. Nakikita nyo yung kulay, yung aro na yon. Dito nyo ilalagay. Papatong yung ganyan. Yan. Kita nyo. Tapos saka nyo itutulak. Dahan-dahan. Teka, ayusin lang natin kasi nakataas yung ano eh, glass.
Ayusin lang natin ng konti. Yan, diretso na siya. May makikita kayong aro, mga katropa. Yan o, yung aro maliit. Papatong nyo rito. Saka nyo papasok dahan-dahan. Yung pag nakita nyo yung ano, may bahagya siyang bend ng konti, ayun. Ibig sabihin yan, yung dulo niya nandoon na sa ano, sumagad na yung dulo niya. Kailangan ganyan ang magiging itsura niya. Kapag isinalpak mo yung kable, medyo nakabend siya, yung medyo labas siya ng konti. Ayan, labas siya ng konti. Kasi pag hindi siya nakabend ng ganyan, ibig sabihin hindi siya umabot sa dulo. Kailangan nakabend siya ng konti. Kikita nyo ba mga katropa? Ayan o. Nakabend siya ng konti. Medyo labas ng konti. Saka nyo sasara. Ayan. Huwag na isara nyo. Pipisilin nyo to. Itong kulay itim. Pipisilin nyo. Saka nyo hilahin ng bahagya. Konti lang. Pahila yan. Para yung fiber optic sa loob maipit o malak. Yan ang pinaka ano niya, lock niya. Tatanggalin niyo na to, pipisilin niyo to, yan. Yan. Okay na. Tapos may takip siya, tatanggalin natin. Yan. Titingnan natin kung tumagos siya. Mga katropa. Nagamitin na natin tong visual fault locator o light source. Yan. Pag ito lumilaw sa dulo, ibig sabihin, okay na yon. Ayan mga katropa, o. Oh. Lumilaw na. Ayan mga katropa, o. Oh. May ilaw na siya. Ibig sabihin, tumagos yung ano niya. Okay yung splice niya. Pero, ano, sa actual yan, hindi ganito ang inanamin reading, pinag-read namin ng ano. Sinasalpak namin itong optical power meter. Ayan, nakakabit sa box. Ito. Pag nakita namin ano, negative 18, 19, pababa, ayos siya. Light source lang ang ating ginamit para kita natin na tumagos yung linya niya, ay yung ilaw. Ayun mga katropa, oh. Ibig sabihin, maganda reading niya. Ay, reading niya, ang splice niya. Yun mga katropa. Yung katropa, okay na. Tumagos na yung ano, pinutol ko yung kable, kita nyo. Ibig sabihin, ayos yung splice natin, mga katropa. Yung ulitin ko lang mga katropa, kapag Fujikura ang ginamit nyo, ito, ulitin ko lang, yung sa guide nya, pipihitin nyo lang yan, kasi may ano yan, may letter yan, letter A, letter B. Kapag ka let Fujikura gagamit, iikot nyo lang bahagya yon. Iikot nyo lang, tatapat nyo sa letter B. Yan. Ang ginamit ko ay yung FH2. Ito, ang ginamit ko, kaya inlagay natin dun sa letter A, mga katropa. Ayan, letter A. Gumakita. Medyo malabo ng mata natin mga katropa.
Ayan. Ayan, kita niya letter A. Ayan sa gilid. Ito, ito, ito. Ayan, pag Fujikura ang ginamit nyo, iikot nyo lang. Minsan ito ginagamit namin pag Fujikura lang ito ginagamit namin na ano na guide. Tapos meron siyang kulay orange ito mga katropa, turo ko na rin sa inyo. Ayan. Hindi siya ito lang. Pag Fujikura ginamit nyo, ang guide niya either itong gagamitin o ito. Meron siyang guide na kulay orange. Ito mga katropa. Turo ko na rin sa inyo. Ito. Ayan, nilalagay ito dito. Kasi hindi siya pwedeng ito lang eh. Ito talaga yung partner niya. Itong kulay orange na yan. Nilalagay namin yan dito. Ayan. Tapos yung kulay blue. Pag ganyan naman siya. Ayan. Para yung sukat niya saktong-sakto doon. Na, kung wala kayo nito ha, wala na. Ito kasi double purpose 'te, pambalat na rin ito tsaka yung guide niya. Pambalat tsaka pang-guide. Ito guide lang 'to, hindi siya pambalat. Ayan. Kung ito gagamitin nyo, kailangan ito kasama yung kulay orange na yan. Ito, itong ano, itong FH1, ito rin ginagamit namin na guide ito. FH1, ito rin ang guide niya. Marami kasing klaseng ano eh, AC connector. Meron yung ano, yung galing sa Lazada. Iba naman ang itsura. Parang ganito, kulay itim lang yon. Yung sa Lazada. Parang ganito. Roscas naman siya. Roscas to. Ayan o. Neuro Roscas siya. Ayan. Ito, maganda rin gamitin ito. FH1 ton. Ito, gusto kong gamitin ito. Kasi kapag ka hindi lumusot, hindi lumusot yung reading, yung pang-read niya at medyo mataas, pwede mo siyang i-adjust. Hindi kagaya nito. Tagang sakto lang. Fujikura tsaka pong FH2. Hindi mo siya pwedeng anuhin, ibalik. At hindi kagaya nito na pwede siyang kalasin. Milak lang siya. Yun, kikita niyo yun. Yun, milak na yan. Kulay parang kulay dilaw na yun. Tutulak niyo lang pa ganun, pataas. Para matanggal yung pinakalak niya. Kung gusto mo ilalak naman, tutulak mo lang pababa. Yun. Nakakalas ito. Hindi kagaya nung Fujikura at saka ng FH2. Ayan. Ito, gusto ko itong gawin na gamitin noon eh. Kasi na-adjust siya eh. Pag hindi siya lumusot, pwede mo siyang kalasin. Yan mga katropa. Yan mga katropa. Ituro ko na rin sa inyo yung pagkakabit ng F-clamp sa poste. Sa kable ng fiber. Yun. Ito ang tawag dito, F-clamp. Ito naman yung fiber cable. Kung nagkakabit kami sa poste niya, ganito ginagawa namin. Hindi ko lang dala kasi dito yung pang ano ko eh, pang sundot ko sa messenger eh. Yung gagamitin ko yung manipis. Manipis kailangan na ito para hindi nasusugatan yung kable. Ito muna ang ginamit ko, yung bread knife. Tutusok lang natin dito. Sa may gat lang yan. May kanal na yan. Tusok lang natin ang kapraso. Yan. Tapos, ilahin mo ng konti. Paggamit nito ganito. Ayan. Iikot mo siya. Ayan. Ganyan paggamit niyan. Ayan.
Ang yan ang standard na ano niya. Ngayon, kailangan ang tawag dito Mickey Mouse eh. Ang tawagin nila Mickey Mouse. Tapos, iwan din natin doon sa kabila. Yan, pag-iwalay natin siya. Yan. Ikot niyang ganyan, isang ikot. Yan. Ganyan lang po. Ganyan lang ano style niya, Mickey Mouse kung tawagin. Yan. Yan, sasabit muna yan sa ano, sa hook, J-hook. Ah, ganyan siya. Ayan. Ayan ang standard niya. Tapos lalagyan pa lang ano yan. Ng cable tie. Yun. Tuloy nyo na lang ito. Ayan, tuloy natin. Wala akong cutter eh. Plies lang itong gamit ko eh. Ayan, putuloy natin yan para magandang tingnan. Yun. That's it. Alright, diba? Ayan, ganyan. May hook yan. Nakakalagay sa poste, nakaganyan yan. Ayan, ito papuntang kabilang poste. Ito no, papunta sa kabilang poste din. Ayan ang itsura nyan. Sinama ko na rin ito mga katropa para makita nyo kung paano magkabit na rin ng eklam. Yung katropa, ganun lang kadali, ma, di ba? Kitang-kita niya na madali lang. Alright. Hanggang dito na lang ang video natin, mga katropa. Hanggang sa muli. Merry Christmas na lang sa inyo, mga katropa. At maligayang bagong taon. Bye-bye. Don't forget to subscribe, mga katropa. Bye-bye.